Isang magandang umaga po sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. This is our 100th episode po natin at ako ay nagpapasalamat sa inyo. Sa loob ng isang daang araw ay kasama ko kayo at kasama natin ang Panginoon. At marami pang araw na tayo ay magsasama. Sabi ko nga po, ito ay hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi natin alam kung kailan. At tayo ay magiging tapat na lumalakad at sumusunod sa Diyos. Ngayon po, sa ating 100th episode, ay natapos din natin ang 1 Corinto chapter 16, ang aklat po ng 1 Corinto. Basahin po natin ang 1 Corinto chapter 16, verse 13 hanggang 14. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyong may pag-ibig. Nais ko rin pong basahin sa NIV at English version. Be on guard. Stand firm in the faith. Be men of courage. Be strong. Do everything in love. May the Lord bless His word for us this morning. Ito pong mga salita na binasa ko ay pangwakas na pananalita ni Pablo para sa mga taga-Corinto. At napakaganda rin po na winawakasan niya ang mensaheng ito para magturo rin sa atin ng maraming katotohanan. Meron po ditong 1, 2, 3, 4, 5. 5 truths na nandito po sa salita ng Diyos na napakalinaw pong sinasabi sa atin. Una po, sabi niya rito, be on guard. Maging handa kayo. Tayo ay pinagbabantay. San tayo pinagbabantay? Be on guard. Laban sa kasalanan at sa mga tukso na maaring sumira sa ating buhay. Dito po sa aklat ng Corinto na ating pinag-aralan ng mga nagdaang mga linggo, si Pablo po ay tumukoy sa iba't ibang kasalanan na patuloy na ginagawa ng mga iglesia, ng mga membro o ng mga tao doon sa iglesia sa Corinto, at sila ay kanyang tinuturuan na ituwid, alisin ang mga bagay na ito sapagkat hindi na ito kalugod-lugod sa mga taong iniligtas, sa mga taong pinatawad ng Panginoong Jesus. Kaya nga ang sinasabi niya, magbantay kayo para hindi na kayo muling magbalik sa mga kasalanan na yon. Ito rin ang tinuturo sa atin, pinagbabantay tayo ni Lord patungkol sa mga kasalanan na maari pang dumating sa ating buhay o sa mga kasalanan na nandito sa sanlibutan na pwedeng magdala sa atin sa kapahamakan. At gayon din po sa mga tukso na maaring magdala sa atin sa kasalanan. Maging handa tayo sa tukso. 1 Pedro chapter 5 verse 8. Umanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aaligid-aligid humahanap ng masisila. Diyan po tayo pinagbabantay. Maraming tukso na dumarating sa ating kapaligiran. Kaya nga, sabi ni Pablo at sinasabi sa atin ng Panginoon sa umagang ito, na tayo ay magbantay sa ating faith, magbantay sa ating mga sarili upang hindi na tayo muling madala sa kasalanan. Dahil tayo ay tinubos na ng Panginoong Jesus, tayo ay pinatawad niya. Ang isang Kristiyano ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Kung magkasala siya, siya ay lalapit sa Panginoon, hihingi ng tawad at iiwanan ang kasalanan na yun. Kaya nga sabi, be on guard para hindi na tayo madala sa kasalanan at madala sa tukso na ginagawa ni Satan. Pangalawa na sinabi niya rito, stand firm in the faith. Magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya, sabi po sa Tagalog. Bakit po niya sinasabi ito? Dahil marami ang tuma-challenge sa kanilang faith sa panahon yon na sinusulatan niya ang iglesia sa mga taga-Corinto. Marami ang nagtuturo ng ibang aral. Marami ang nagdadala sa kanila sa mga maling katuruan. At higit sa lahat, marami ang tumitigil na sa kanilang pananampalataya. Kaya nga sinasabi ni Pablo, stand firm in the faith. Ngayon din po sa ating panahon, tayo po ay nasa mga huling araw na. At sa huling panahon na ito, sa huling araw na ito,
ano po ang mapapansin natin? Marami na pong Kristiyano ang tumigil sa kanilang pananampalataya. Marami na pong mananampalataya ang nanlamig. Dalangin ko po na hindi kayo ang kabilang doon. O kung kayo man ay nagdaranas ng ganito, tayo po ay gumising. Tayo po ay magbalik loob sa Panginoon. O tayo po ay paigtingin muli natin ang ating pananampalataya. Huwag po tayong manatili na nananlalamig sa Panginoon sa pananampalataya. Sabi nga po, stand firm in the faith. Marami ang nanlalamig, sabi po sa Matthew 24:10, sa mga huling panahon, marami ang iiwan ng kanilang pananampalataya at manlalamig. Sabi po, Matthew 24:10, ito po ay mga pangyayari sa mga huling panahon. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Tapos sabi po sa verse 12 ay, ang kasamaay lalaganap, anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ito po na ang nagaganap sa mga panahong ito. Marami na po nanlalamig sa kanilang faith. Marami na po yung kanilang sigasig noon ay nawawala na. Dahil nga po sa lahat ng kaganapan na nangyayari sa paligid, marami ang nagiging abala sa mga ginagawain sa kapaligiran. Marami ang nagiging abala sa paglilibang. Sabi nga, drink and be merry. Na they just enjoy life and they forget their relationship with the Lord. Marami ang nagiging abala sa pagtatrabaho sa kanilang pamilya. Marami ang nagiging abala sa mga bagay sa mundong ito. Marami ang umaagaw sa ating pananampalataya at patuloy na pagsunod sa Panginoong Jesus. Kaya nga, ito ay paalala sa atin. Stand firm in your faith. Marami ang yumuyugyog sa ating pananampalataya, pagsubok na dumarating, mga problema ng buhay na para bang sa tingin natin hindi na natin makakaya. Pero sabi nga po, sabi dito sa Matthew 24 verse 13, ngunit ang mananatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Manatili po tayong tapat sa Panginoon. Ang mga mananampalataya ay hindi tumitigil sa kanilang faith. Ito ay nagpapatuloy. Sabi ng iba, hindi naman po ako tumitigil, nagpapahinga lang po. Wala pong nagpapahinga sa pananampalataya. Ito po ay nagpapatuloy. At makikita po yan sa the way you worship the Lord, the way you obey the Lord. At ipakita po natin na tayo ay magpapakatatag sa ating pananampalataya. Ano pa po ang paalala sa atin ni Pablo sa verse na ito? Be men of courage. Sabi po dito sa Tagalog ay magpakatapang kayo. Magpakatapang, be men of courage. Dito po, maari hindi lang men, kundi maging me, woman of courage. Ito po ay isang challenge. What do you mean by courage? Courage is strength under pressure. Pag sinabi natin courage, ito ay strength under pressure. Marami ang nag-challenge sa ating faith sa mga panahong ito. May mga pagsubok, may mga problema. Marami rin na nag-challenge sa ating obedience sa Panginoon. But we need to show what we believe. Kailangan ipakita natin kung ano ba yung ating pananampalataya. Do not be afraid to speak the truth. Yun po ang pagiging courageous. Kung alam nyo na tama at ito ay sa salita ng Diyos, sabihin mo. Sabi, do not be ashamed of your faith. Huwag mong itago ang iyong pananampalataya. Be a light unto this world. Sabi po, do not be afraid to do the right thing. Huwag po tayong matakot na gawin ang tama. Even others are doing what is wrong. Kahit po ang iba, ganito na ang ginagawa. The society is doing this. But sabi nga po, let us be strong. Kung ano yung tinuturo ng Panginoon, doon tayo. Huwag po tayong magsusway sa kaliwa. Kung ito po ay daang matuwid, huwag po tayo dun sa daang paliko-liko. Sabi po, manatili po tayo. Opo, sabi ng Panginoong Jesus, doon kayo dumaan sa daang makipot sapagkat doon sa maluwag na daan, marami ang nagdanais doon dumaan. Ngunit ang dulo nun ay kapahamakan, sabi ng Panginoon sa kanyang salita. Be courageous to walk in the light.
of the Word of God, maging matapang tayo na lumakad sa salita ng Diyos. Ibig sabihin po dito na maging matapang, huwag mong ikahiya ang iyong faith. Huwag mong itago ang iyong pananampalataya. Kundi ito ay ipakita mo. Huwag kang matakot sa paligid na sumunod sa matuwid na daan ng Panginoon. Sapagkat ito ang sinasabi sa atin ng Diyos bilang isang mga mananampalataya sa panahong ito. Lastly po, sabi niya, ay pangalawa po sa muli, be strong, magpakatibay kayo. Yun po, dahil po sa mga panahon na nangyayari ngayon, sa mga sitwasyon na nagaganap sa atin, marami ang nanghihina. Marami ang nanghihina sa kanilang faith. Marami ang nanghihina sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Pero ang sinasabi, be strong in the Lord. Dito po, be strong. Paano po tayo magiging malakas? Be strong in the Lord. Be strong in the Lord Jesus Christ. Ang Panginoong Jesus po lamang ang pwedeng magbigay sa atin ng kalakasan. Kung sa ating sarili, hindi po natin kakayanin. But you have the Lord Jesus Christ in your heart. We have the Holy Spirit to guide us, to lead us, and we have the Lord our God. Siya po ang siyang tutulong sa atin. The Father, the Son, and the Holy Spirit will help us to be strong in our walk of faith. Sabi, our strength in overcoming sin, our strength in fighting temptation, comes from God and comes from His Son and the Holy Spirit. Our strength comes in our continuous abiding in Jesus. Malakas at matibay tayo dahil lamang sa tulong ng Diyos sa atin. Kaya nga po, magpakatatag. Sabi po rito, be on guard, stand firm in the faith, be men of courage, be strong. Lastly, ang sabi po ni Pablo nasa verse 14, do everything in love. Gawin ninyo ang lahat ng bagay sa pamamagitan o kaya ng may pag-ibig. Alam niyo po, kung wala pong pag-ibig, tayo po ay manghihina. O kaya parang ritual ang lahat. Kung hindi tayo nagmamahal, kung hindi love ang nagmo-motivate sa iyo para sa iyong pagsunod sa Diyos, para sa iyong mga paglilingkod, para sa iyong pananatili, ikaw po ay titigil. Pero kung may pag-ibig sa iyong puso, mananatili kang sumusunod sa Panginoon. Kung walang pag-ibig, mahihirapan tayo sa lahat ng ating ginagawa at tayo ay titigil. Ngunit kung may pag-ibig, ito ay madali lamang at mas maganda ang magiging resulta. Muli ay pinapaalalahanan tayo na gawin natin ang lahat ng may pag-ibig. Sabi nga sa 1 Corinto 13, di po ba? But the greatest is love. Kahit meron ka ng lahat, kung walang pag-ibig, hindi ka magiging matagumpay. Ano po itong pag-ibig na to? Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Ngayon po ay alalahanin natin ang mga paalalang ito sa atin ng Diyos sa araw na ito. Sabi po, be on guard. Magbantay tayo sa kasalanan at sa tukso na maaring gawin ni Satan. Kaya po natin to. Stand firm in the faith. Huwag po tayo ngayon manghina. Huwag po tayo ngayon manlamig. Kailangan po tayo magpalakasan sa isa't isa. Ito po ay isang purpose ng daily walking with Jesus to eternity. Nais ko po kayong kasama sa paglakad at magpatuloy tayo. Sabi po, stand firm in the faith. Kung kailangan mo ng tulong sa panalangin, naandyan po ang mga kapatid at magsabi ka, tulungan mo ako, nanghihina ako. At tayo po ay sabay-sabay na lalakad sa Panginoon. Be men of courage. Huwag kang matakot na panindigan ang salita ng Diyos. Salamat po sa inyo sa 100 araw na pagsama sa akin sa Daily Walking with Jesus. Ang mensahe pong to ay idapadala ko, and it's my goal that I will send this message to 100 people. I hope and I pray that those 100 people will also share this word of God. Tayo na po sa panibago pang 100 araw hanggang sa dumating pa, higit pa ng 100 na pagsalubong sa Panginoong Jesus. Let us pray. Father God, bless each one of us and thank you Lord for 100 days of sharing your word.
Bless each people na nakarinig po ng salitang ito at pagpalain mo kaming lahat, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Diyos, sa lahat po ng makakatanggap ng mensaheng ito, mga 100 tao. Nawa ang iyong pag-ibig, ang iyong pagpapala at ang iyong kabutihan ang siyang sumakanila. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you! Thank you po sa inyong lahat. See you tomorrow!